Pagsusuot naman ng face mask, mananatiling mandatory. Ayon niyan kay DILG Undersecretary Martin Dino. Mapila naman ang opisyal sa publiko na sundin pa rin ang umiral na health and safety protocol. Jimbo Tejano sa detalye. Mananatiling mandato ng pamahalaan ang pagsusuot ng face mask. Itong binigyan diin ni DILG Undersecretary Martin Dino habang nasa ilalim ng Public Health Calamity ang bansa. Tayo naman, susunod lang tayo doon sa batas ng ginawa ng ating Kongreso at Senado. Ito yung Bayanihan Act para sa paglaban natin sa COVID-19. Actually, itong batas na ginawa ng Kongreso at Senado ay hanggang September. Kaya kami dito sa DILG, tapos siyempre yan ay pinatutupad galing sa utos ng ating Pangulo. Kaya si Secretary Anyo, inutos naman sa lahat ng probinsya, lahat ng siyudad at munisipyo. At ako naman, binabasa akin, up to barangay level, up to the 42,047 barangay, ito yung tinatawag na health protocol. Kasi mahigit dalawang taon na tayo dito sa problema natin sa pandemya. Alam naman natin na ang ibang bansa, lalong-lalo na yung mga progresibong bansa pa, ang mga tinamaan ng nagtanggal ng face mask. Pero ako nga, kung yan ang kagustuhan ni Governor Gwen, tignan na lang po natin kung ano ang tinatadaanan ng batas at tignan natin kung ano ang magiging kapasyahan ng Malacanang tungkol dito sa ginawang ordinansa ng Province of Cebu. Una nang naglabas ng ultimatum ang DILG kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia na kansilahin o bawiin ng ordinansa na optional lang ang pagsusuot ng face mask sa isang ventilated areas at open spaces na taliwas sa mandato ng National IATF at ng DOH. Paliwanag pa ng opisyal na tanging IATF lamang ang magbibigay ng kautusan sa mga dapat isabatas lalo't muling tumataas ang COVID cases sa bansa. Patuloy rin ang panawagan ng opisyal sa publiko na sundin pa rin ang umiiral na health and safety protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at pag-iwas sa matataong lugar, lalo na't may banta pa rin ng COVID-19 sa ating bansa. Man, walang tigil ang ating mga barangay sa pagsira dahil unang-una, ang proteksyon na natin ay ang buhay ng mga bawat Cebuano at bawat Pilipino. Yan ang ating pinatutupad. If you remember, nagkaroon ng search dyan at pinadala pa nga natin ang ating kasundaluhan, ang ating kapulisan at lahat halos ng mga secretary ng kanya-kanyang departamento, even the DNR secretary si Mato, secretary Eduardo Anyo, kung natatandaan nyo, talagang binabaan namin per barangay dyan sa Cebu mismo. At ito naman yung ating kinatatakot, ano? Dahil sabi ko nga, nasa huli ang pagsisisi. Baka mamaya, pagka sumipa yan, hindi natin marireverse dahil buhay ng tao ang nakataya dyan. Jimbo Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapat, matapat.